isang mapagpalang gabi sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan at mga kaibigan. Sa gabing ito, nandito naman po tayo sa ating FB live streaming sa gawain ng Panginoon. At ako'y nanalangin na sa gabing ito ay lahat tayo ay patuloy na pagpapalain ng Diyos, patuloy patatagin ang ating pananampalataya sa gitna ng ECQ. So, naniwala tayo na lahat ng ito ay malalampasan natin sa tulong ng ating Panginoon. Kaya nais kong i-encourage at batiin ang lahat ng mga taga-subaybay at tagapakinig ng ating live worship o live mentoring sa gabing ito. So ito po yung Tuesday edition ng ating pong mentoring po sa ating pong regular na gawain every Tuesday. So ang prayer ko po sa ating lahat na tayo po ay saan man tayong dako sa Pilipinas at sa ibang bansa man, na tayo po ay patuloy na proteksyonan ng Diyos at iingatan ng ating Panginoon sa gitna ng pandemic. So, ang ating pong text ay makita po natin dito sa Matthew chapter 6 verse 25 hanggang 34. Ito po ay part 2 ng ating pong topic series for the month. Kung naalala po ninyo nung Sunday, tinatopic po nating faith that will conquer your worries and fear. Ang pananampalataya na mag-conquer ng ating worries, ng ating pag-alala, ng ating pagkabalisa at ng takot. So ito po ay related pa rin po sa ating topic series for the month, faith that will conquer the impossible. So ano bang ibig sabihin ng faith that will conquer your worries and fear? Bakit po ito po ang nais nating ipaksa sa gabing ito sa ating pong mentoring? Kasi po itong mensaheng ito, ito po ay napapanahon talaga. Dahil sa sobrang dami na po ng problema ng mundo, sa dami ng problema ng mga tao at marami na rin pong taong natatakot, nababalisa, nalilito at nag-alala sa nangyari na nagkaroon ng panibagong lockdown. Naulit naman po yung lockdown mula noong March 2020. Ngayon nito ay March 2021. So mag-isang taon po, maraming nagulantang, maraming natakot, maraming hindi mapakali kung ano naman ang maging sasapiti ng buhay nila. Palagi kong binabanggit na palagi kong pinapanood ang mga balita sa television, sa social media, kung anong update. Kahapon, umabot na po ng 10,016 ang COVID-19. Ngayon, hindi ko napanood sa balita ngayon kasi may kausap ako. So, hindi po bumaba sa more or less 10,000 ang cases araw-araw. Times to po ito sa last year, noong March. So, very alarming po ang pangyaring ito. At tumataas po na tumataas ang ratio sa mga taong tumatawag sa Philippine Mental Health Center, na ang kanilang mga pagtawag ay may kinalaman sa kanilang pag-alala, pagkabalisa, sa kanilang depression, stress, at sa kanilang takot. O ano na lang ang mangyari sa kanila. Lalo na ang ating mga ospital ngayon ay patuloy ang paglubo ng mga pasyente at halos mapupuno na po ang mga ospital sa buong bansa. Kaya paspasan ang ating gobyerno sa pagtatrabaho araw-gabi kung paano magkaroon ng extension or expansion ng ating mga facilities sa hospital para ma-accommodate lamang ang ating mga kababayan na epektuhan po sa COVID-19. Sa kabila ng mayroon tayong health crisis, yun po unang problema talaga natin ngayon, health crisis, dahil po sa COVID-19 at mayroon pang UK virus, and then meron din pong South African virus na yan, kung ano nung mga tawag na yon. So, very alarming po. Tapos dahil meron pong health crisis, of course, ang resulta po, meron pong economic crisis. So, dahil walang trabaho ang mga tao, hindi nakapasok, maraming mga kumpanya nagsirado na rin kasi nga hindi nila kayang mag-operate ng
kulang sa manpower, kulang sa budget. Kaya ang resulta, maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho. Kaya nagkaroon ng economic crisis. So ano pa ang sunod na problema? Pag mayroon pong economic crisis, ang sunod-sunod po yan, hindi po mawala na magkaroon po ng crime crisis. So crime crisis, dahil ang mga tao mapipilitang tawag yan ay kapit sa patalim, ika nga. Kahit illegal na activities, dumiskarte lang sila para mabuhay kahit masama na ginagawa, tuloy-tuloy ang ginagawa nila. Kasi sila ay mamatay sa buto. So, binabalansi po ng ating gobyerno ang lahat ng ito. So, pupunta po tayo ngayon sa biblical perspective, ano ba ang ating dapat gagawin sa panahon ng crisis. So, yung ating pong babasahin ngayon, ito po tungkol sa sinabi ng Panginoon sa panahong ito na mayroon din po itong crisis. Kasi po, talagang ito po yung talagang pinagkabalahan. Sabi nga sa verse 22, sa verse 32 ng chapter 6 ng Matthew, for all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. So, bilang isang tao, hindi maiwasan na ang tao ay nag-alala kung paano sila makasurvive sa pangailangan araw-araw. Pero alam mo, tayo mga Kristiyano, pupunta tayo doon sa biblical perspective o pupunta tayo doon sa tinuturo ng Panginoon kung ano ang ating gagawin sa panahon ng crisis. So, ang bansa nasa crisis, so ang mga Kristiyano nasa crisis, ang mga tao nasa crisis. Hindi lang naman po nag-iisang Pilipinas na talaga pong may crisis po na ito. So global po ito. So we will go back to the principle of the Bible. Kasi tayo po, ako po ay naniwala pa rin na kahit anong gulo, anong problema sa mundo, ang Diyos po ay hindi natutulog. Alam ng Diyos ang lahat ng ito. Alam ng Panginoon kung ano ang kasunod nito. Si Lord, mayroon siyang game plan. Mayroon siyang plano para dito. Hindi man natin maintindihan sa ngayon kung ano talaga ang gustong ipalabas ng Panginoon. Pero ibabase natin sa Bible, malinaw naman na kung bakit may crisis, dahil din po sa pagsuway ng tao sa Diyos. Mula Genesis hanggang Book of Revelation, makikita natin na ang dahilan kung bakit ang bansang Israel ay nasadlak sa kahirapan, dinapuan ng iba't ibang plague, sakuna, mga kalamidad, mga trahedya, because the Israelites ay tumalikod sa Diyos at lumayo sila sa Diyos. Sumuway sila sa kalooban ng Panginoon. So wala rin pagkakaiba, kahit po tayo hindi Israel, tayo po ay Gentiles, but we are also part of God's kingdom. Na kung ang Israelites ay kaya dumating sa kanya ang mga panahon na sila ay naalipin at pinasakop ng Diyos sa mga mananakop na mga bansa, because katigasan din ng ulo. So ngayon, hindi rin po natin maaalis na kung bakit man nangyari ito. Dahil maraming mga tao ngayon malayo sa Diyos. Mayroong mga tao na sinasabi nating Kristiyano o nagsasabing Kristiyano, pero hindi naman po makitaan sa totoong buhay na Kristiyano. Mayroong face of religiosity, pero inside the heart, malayo po. Nakasulat sa Bible yan, maraming mga tao tumatawag sa Panginoon ayon sa sinabi ng Matthew chapter 7 verse 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Napakaraming tao ngayon na nagsabing Kristiyano sila, nagsabing may simbahan sila. Pero kung ang pagsasabi nila hindi naman makita sa gawa, sabi nga dito, but he who does the will of my Father in heaven. So kahit sila'y tumatawag sa Diyos pero iba naman kanilang ginagawa, hindi sila makapasok
sa kaharian ng langit. Ang sabi ng verse 22, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Napakarami sa ating bansa, ang ating bansa ay tinaguri ang the only Christian nation in the Far East. 80% ay Christians, but sad to say that a real Christian is just a little portion of the total population of the Philippines. Kaya po, balik po tayo, anong gagawin natin kapag tayo po ay nasa gitna ng crisis? Anong tinuturo ng Panginoon? Now, balikan po natin, just quick review doon sa unang points natin noong Sunday. Sinabi natin na isa sa pinaka main factors ng pag-alis ng worriness, ng takot ng ating buhay ay ang pagkakaroon ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Pag sinabi nating tunay na pananampalataya sa Diyos, tunay na pagtitiwala sa Diyos lang tayo nagtitiwala. Hindi po nagdadalawang isip ang ating pagtitiwala sa Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya ng lubusan, 100% ang ating trust kay Lord. May faith po tayo. Kaya nga sabi ng Bible sa 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. Kung titingnan natin ang sitwasyon ng mundo, hindi ka na makatulog. Hindi ka mapakali. Nalilito ka. Natatakot ka. Na naguguluhan tayo kung saan tayo pupunta. Sino ang ating tatawagin? Pero sinabi ng Panginoon, for we walk by faith, not by sight. So kahit, ang ibig sabihin nito, kahit anong nangyari, kailangan, we must believe in God. We must walk by faith. Tumitingin tayo sa sinasabi ng Panginoon. Huwag tayong tumitingin sa sinabi ng mga tao. Huwag tayong mag-rely masyado sa sinasabi ng tao. Dapat ang ating pag-rely, ang ating totoong pagtitiwala ay nasa ating Diyos sa langit na dakilang manlikha at siyang nakaalam ng lahat. So ano yung una? Ang sabi ng verse 25, do not worry about your life. So, pinaalalahanan tayo ng Panginoon na sa kabila ng pagkabalisa, sa kabila ng nangyari sa panahon ngayon, do not worry. Do not worry. Yun pong una, no? Nireview ko lang po yung 4 points nung nakaraang Sunday. So do not worry. Kasi sabi ng Bible, kung mag-worry ka, sabi ng Panginoon, which of you by worrying can add one cubic to his stature? Pag nag-worry ba tayo, nakadagdag ba daw ng isang kubiko sa buhay natin, ang ating pag-worry? Di ba the more tayo nag-worry, the more tayo natatakot. The more tayong nag-worry, the more tayong hindi makatulog. The more tayong nag-worry, lalo tayo na-stress at na-depress. Kaya sabi ng Bible, do not worry. Sabi ni Lord, look at the birds of the air. For they neither sow nor reap nor gather into barn, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Diba? So, alalahanin mo na lang, isipin mo na lang ang mga ibon, ang mga langgam, ang mga damo, ang mga isda sa dagat. Hindi sila nag-araro, hindi sila nag-iipon, hindi sila nag-work. Pero, nag-worry ba sila? Ang sabi ng Panginoon, kung pinapakain ang mga ibon sa impapawid na hindi nagtatanim, hindi nag-aani, kayo pa kaya na mas mataas ang value natin sa mga ibon, sa mga langgam, sa mga hayop at sa mga tanim, halaman? Okay, so do not worry. Trust the Lord. Wala na tayong
pwedeng talagang mapag-asahan ngayon po. Kahit sa trabaho natin, anytime ang trabaho maputol. Kahit ang gobyerno, anytime pwedeng mag-collapse ang gobyerno. Kahit sino pang tao, kahit ano pang meron tayo, maskin buhay natin di hawak, maskin buhay natin hindi natin alam kung kailan ka kukunin ng Panginoon. Kaya nga nagtiwala lang tayo kay Lord. Kasi siyang may-ari ng buhay. Siyang may control ng lahat. So, do not worry. Yan ang una. Pangalawa, know that the Father of Heaven paid us. Sa verse 26, di ba? Alam natin na ang Diyos natin sa langit, ang Tatay natin sa langit, alam niya na papakainin niya tayo. Alam niya na kailangan talaga natin ng pagkain. Alam niya na kailangan talaga natin ng kalusugan. Alam niya na kailangan talaga natin ng protection. God knows everything. Kaya don't worry. Just trust the promise of God na kung pinakain ni Lord ang mga ibon, tayo rin ay kayang buhayin ng Panginoon kahit walang trabaho. Kaya nating ma-overtikan, kaya nating ma-overcome ang mga kakulangan ng ating pangailangan. Kung dati sa panahon ni Elias, nakain si Elias, pinakain si Elias sa pamagitan ng ibon. Walang imposible sa Panginoon kahit sinong tao, pwedeng sinong nilalang kayang gamitin ng Panginoon para atiran ka ng pagkain. Ang mga isalita habang naglalakbay sa wilderness sa Israel noong unang panahon, binuhay sila ng Panginoon sa pamagitan ng mana. Diba? Wala silang tubig, pero ang Diyos ang pabukal sa bato. Wala silang payong, wala silang pangtakip, pero ang Diyos naglagay ng ulap sa araw para sila ay hindi mainitan. Wala silang liwanag sa gabi, pero ang Diyos naglagay ng araw o naglagay ng ilaw sa gabi para sila ay makakita. Hindi pa ba sapat yung mga ebidensya na yon na pinapakita ng Diyos kung gaano katapat ang Diyos sa atin, mga kapatid? Pangatlo, trust the Lord or have faith in God. Trust the Lord. Sabi ng Panginoon sa verse 30, now it God so clothed the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O you of little faith? Diba? Ang sabi ng Panginoon, kung ang mga damo ngayon sa parang na nabubuhay na bukas ay itatapon sa oven o susunugin lang, di ba kayo mas mahalaga sa damit? Di ba ang buhay mas mahalaga kaysa damit? Di ba ang katawan mas mahalaga sa pagkain? Oh, you of little faith. Nakita ng Diyos na ang mga taong kabang-kaba, ang mga taong nalilito ngayon, ang mga taong natatakot, sila yung mga tao na kulang sa pananampalataya o kulang sa pananalig sa Diyos. Actually, yun ang pinakaano dito. O you of little faith. Kasi ang gusto ng Panginoon, guys, mga kapatid, mga kaibigan, God wants us to believe that God can release unlimited supply to our lives even how long this lockdown will affect. Kahit gaano katagal ang crisis, kung sasadyain ng Panginoon na palawigin pa ito ng ilang buwan, ilang ano, kayang buhay ng Panginoon ang mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya ang sabi niya, O you of little faith. Parang ibig sabihin ni Lord, where is your faith? Where is your trust? Saan ang pagtitiwala mo nilagay at nilagak mo sa buhay nito? Kanino mo ipinagkatiwala ang future mo, ang buhay mo sa panahon ng crisis? Nakakalungkot lang sabihin, marami kasi mga tao ngayon nagtitiwala sa kanilang kakayahan, nagtatiwala sa kanilang pera, sa kanilang resources, nagtitiwala sa kanilang kapangyarihan or positions. Alam mo,
di naman masamang magtitiwala ka, pero kung ang yung mga bagay na yon ay naging Diyos sa buhay mo, at kung yun na lang ang pinagkatiwalaan mo at hindi na si Lord, isang malaking pagkakamali po ang ganong kaisipan. Na nagtiwala ka sa mga bagay sa lupa, pero hindi mo pinagkatiwalaan yung gumagawa. Para bang nagtiwala ka sa creation, pero hindi ka nagtiwala sa creator. Magkaiba po yun. Sino ang mas mataas? Sino ang mas makapangyarihan? Yung creator o yung creation? Of course, yung creator. Ang mundo, nilikha lang ni Lord. Creation lang yan. Ang trabaho, creation lang ni Lord. Ang gobyerno, creation ni Lord. Ang negosyo, ang kapangyarihan, creation lang ni Lord. Created beings lang yan, created things lang yan ng Panginoon. So, ang tanong ngayong gabi guys, kanino ka nagtitiwala? Sa created things or created beings or sa Creator, the only Creator, the sovereign God, the almighty God, the omnipotent, omniscient God of heaven. Kaya, kung nagtitiwala tayo sa Diyos, sarap ang tulong natin. Kahit may crisis, sarap ang tulong natin. Just trust the Lord and have faith in God. Ilagak natin sa Diyos, guys. Ilagak natin sa Panginoon ang ating buhay, ang ating pamilya, ang ating mga anak. Na still we believe if we are truly sons and daughters of God, God can protect us from this pandemic. Kaya kang proteksyon ng Panginoon. Okay? So number four. So, sa kabila ng lahat na itong pagka-abala o pagka-ala, pag-ala ng mga tao, sabi ng verse 31, therefore do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? Yan ba ang hinahanap natin? Anong kainin? Anong ulamin? Anong inumin? Anong isusuot? Sabi ng verse 32, for all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. Alam naman ng Ama natin sa langit na kailangan natin ng bigas. Kailangan natin ng ulam. Kailangan natin ng pagkain. Kailangan natin ng kalusugan protection. Guys, sa gabing ito, I encourage everyone to continue to trust the Lord. Hayaan mo yung problema. Hayaan mo yung lockdown. Hayaan mo yung COVID-19. Hayaan mo po kung ano ang sitwasyon ng mundo. Do not worry about these things. Hindi ko sinasabing huwag ka na magtrabaho, hindi ko sinasabing huwag ka mag-isip, hindi ko sinasabing huwag kang gagawa. Ang sinasabi ko, ituloy mo lang yung daily routine work mo while you are trusting the Lord. Gamitin mo lang din yung wisdom binigay ni Lord sa iyo. Hindi ko man sinasabing magtamantamara na lang tayo dahil magtiwala tayo kay Lord. No, I'm saying, masipag dapat pa rin tayo, madiskarte pa rin tayo dapat sa buhay. Pero ang pinakahigit sa lahat, nagtitiwala ka kay Lord na yung sipag mo, yung diskarte mo, yung ginagawa mo will give us the favor. Gagamitin ng Panginoon yan para supply ng pangailangan natin. So, sa halip na mabahala tayo, sa halip na mag-alala tayo, magtiwala tayo kay Lord. Just serve God. Ngayong panahon ito, tayo mga Kristiyano, tayo mga nagtitiwala sa Diyos, lalo nating palakasin natin ang ating passion sa pag-win soul and make disciples. Lalo tayong gagawa ng todo sa gawain ng Panginoon. Nakalagay sa Bible yan eh, verse 33. Sa kabila ng lahat, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. So, ibig sa mag-alala ka, sipagan na lang natin mag-win soul. Sipagan na lang natin mag-PID sa mga tao natin. Sipagan na natin mag-motivate ng mga tao, magbigay ng pag-asa, mag-share ng gospel sa mga tao. Sipagan na lang natin. Sipagan natin magpastor, sipagan natin magmi-missionary. Sipagan natin bilang isang leader. Tuloy-tuloy lang po yung ating routine life. But sa kabila ng lahat, ang sabi ng Panginoon, kung mayroon man tayong higit na ipuna ng lakas at panahon, sa panahon ito ay ang ating pagmamahal sa Diyos, ang ating pagtrabaho sa kinabuhan, ang ating ministry na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Because ang sabi ng Panginoon, but seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added to you.
i-added na lang ng Panginoon ang bigas, ang ulam, ang pabayad ng mga bills natin. I-add na lang ni Lord yung protection sa COVID-19. I-add na lang ni Lord yung favor na kailangan natin. I-add na lang ni Lord yung kalusugan, yung kagalingan sa mga sakit. I-add na lang ni Lord yung makatulog ka ng mahimbing. Masarap ang pakiramdam mo. Kahit naka-lockdown ka, i-add na lang ni Lord yan. I know the Lord is true to His promise. When God promised, He fulfilled His promise. Diba? Kaya, tuloy po tayo. Number 6, number 5 po. Ito po yung sunod sa na karugtong nung ano. Number 5. Ang sabi sa 1 Peter 5:7, casting all your cares upon Him, for He cared for you. Wow! Saan natin ilagak ang ating pagtitiwala? Ang linaw. Casting all your fear. Iwakli, alisin, huwag pansinin, huwag bigyan ng daan ang takot, ang pag-alala, ang worries, huwag nating pansinin ang mga kabalisahan tungkol sa mga bagay na hinahanap ng mga taong walang tiwala sa Diyos. Casting all your cares, for He cared for you. Guys, huwag tayo mag-alala kasi nag-aalaga si Lord sa iyo. Si Lord ay may concern sa atin. Alam ni Lord na kailangan natin ang proteksyon. Kailangan natin ang araw-araw na pangailangan. Kaya ilagay natin sa Kanya ang ating buong pagtitiwala. Ang ating buong pananampalataya sa Diyos. Because God will make a way when there seems that there is no way. Diba? Casting all your cares. 1 Peter 5:7. Bakit ka mag-alala? Basta pag-alala mo na stress ka, pag-alala mo di ka makatulog, nagkakasag ka tuloy, nanghihina ang immune system mo. Naipektuhan mo ang spiritual life mo. Just continue, be happy. Listening always, katulad ng ginawa natin ngayong gabi. Meron tayong live streaming, meron tayong worship online. Kahit wala tayong face-to-face na ano, meron tayong worship online. Guys, I always encourage you. And then number 6, oh, pray hard to the Lord for our protection and supply. Pray hard to the Lord for our protection and supply. Well, sabi nga ni Lord, kahit di pa tayo humingi, alam na niya. Pero, kailangan din nating humingi kay Lord. Kasi nakalagay naman sa Bible eh. 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Pray without ceasing. So, bakit sinabi ni Lord na manalangin tayo na walang patid? Bagamat alam ni Lord, kasi parang ano yan eh, maganda rin na tayo nagpe-pray kay Lord kasi na-remind natin si Lord. Kahit alam naman ni Lord na kailangan talaga natin. Pero parang isang anak, nakalimutan ng ama, no? Na mayroon tayong pangailangan. But when you pray, na-recall po ng magulang ang kanyang ibigay sa kanyang anak. Ang ating Panginoon knows everything. Hindi man niya nakalimutan ng lahat. But God says, pray without ceasing. Because when we pray, there is power. When we pray, God will answer. When we pray, we will experience miracle. Number 7, the last, but not the least. Claim the promise of God that He will never leave us nor forsake us. Ano po ang sinabi ng Joshua 1:6? Ang sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Guys, friends, brothers and sisters in the Lord, God will never forsake us. Wherever you go, wherever we go, whoever we are, whatever our situation, even if you are not yet a believer, God still calling us to become His children. Allow God to be a Savior and Lord of your life today. So God will never leave us. Kung naipangako ng ating mga magulang sa mga anak, na anak, huwag kang mag-alala, nandito lang ang papa at mama mo. Sa panahon ng kagipitan, anak, nandito kami handang sumaklulo sa iyo. Handang tutulungan kita. Kung naipangako ng isang tao ang ganyang pangako sa kanyang anak,
how much more ang ating Panginoon. Na siya ang dakilang ama natin sa lahat. Kayang gawin niya lahat ang kayang gawin ng Panginoon na hindi kayang gawin ng tao. It's a matter of trusting God and believing in His promise. When God promised that He will not leave us nor forsake us, gagawin ng Panginoon yan. Na sinabi rin niya dito sa kanyang salita. Sa Jeremiah 1:12, I will fulfill the word I spoke. Ang Diyos, binabantayan niya ang kanyang salita na ginagawa niya. At ang sabi niya sa Isaiah 55 verse 11, My word will not return to you empty and void. Walang salita ng Diyos na binibigkas na hindi magkatotoo at matutupad. That is the promise of God. So ano pa? Ano pang promise ni Lord? No? Ito ang promise pa ni Lord. Sa Isaiah 54 verse 17, no weapon that is formed against us shall prosper. No weapon. Walang sandatang nilikha sa mundong ito na kayang itataob o kayang talunin ang mga anak ng Diyos. Claim this promise, guys. Kung sa tingin natin ang COVID-19 will destroy this population, those who believe in God will remain strong, will remain alive until the coming of the Lord Jesus Christ. Another promise of God in Joshua 1:5-1:6 says, no one will be able to stand against you as I was with Moses. Isipin nyo, guys, ang pangako ng Panginoon. Sa mga nagtitiwala sa Kanya, sa mga nanalig ng totoo sa Diyos, walang sinumang makatalo, makalupig sa mga taong nagtitiwala sa Diyos. Even the COVID-19, even the crisis, even the financial needs, even sickness and disease, even whatever obstacle and storm of life that hamper your life today, God is able to release His miracle for your life today. Guys, sa gabing ito, this is the message of the Lord. I want you to become strong. I want you to remain healthy and keep safe by the protection of our Almighty God in heaven. Just stay relaxed. Enjoy the presence of God. In this very hard time, what we will do is to come closer near to the Lord. Pray to the Lord. Make devotion. Soul winning by online. Making disciple by online. Doing what is right. Doing well what is right according to the Lord. Now, sa gabing ito, let's pray. I will pray for you. Kapatid, kung ikaw may sakit, may karamdaman, anumang sakit meron ka, mula ulo hanggang talapakan sa oras. Meron ka bang problema na hinaharap ngayon? Meron ka bang matinding problema, matinding obstacle, challenges sa buhay? Financial needs, maaari. Trabaho, business, kung ang negosyo mo ay parang tumigil, parang humina, parang malapit ang mabangkrap ang negosyo, kung ikaw may ay nananamlay, nangihina sa pananampalataya, napupuno ng discouragement sa gabi. Parang sa tila tingin mo, mayroon pa bang Diyos? Maaaring nagtatanong ka, mayroon pa bang Diyos ngayon? Kung ang Diyos ay buhay, bakit pinahintulutan niya ito na nangyari sa ating panahon? Alam mo guys, maraming tao ganun ang tanong nila. Kung mayroong Diyos, bakit hinayaan ng Diyos na may maraming mamatay sa COVID-19? Kung mayroong Diyos, bakit hinayaan ng Diyos na lumakas pa ang COVID-19? Kung mayroong Diyos, bakit hinayaan ng Diyos na magugutom ang mga tao? Kung ang Diyos ay pag-ibig at grasya, bakit nangyari ito? Alam mo guys, may sagot po ang Panginoon yan. Sabi ng Bible, my plan is not your plan. My will is not your will. My thought is not your thought. Iba ang isip ng tao, iba ang isip ng Diyos. Kaya nga, para sa atin, ang Christ nito ay parang malas, parang di maganda. Pero,
para sa Diyos, sinabi ng 2 Thessalonians 5, 18, in everything give thanks, for it is the will of God concerning you. May tinuturo po si Lord sa panahon ito. God is still in control over this pandemic. Just trust the Lord. Balang araw, malaman mo kung anong purpose ng Panginoon, kung bakit, why God allowed this pandemic to happen in our present time. Just trust the Lord, guys. I will pray for you. If you want that the Lord will be your Lord and Savior of life, please repeat after me when I pray this kind of prayer. Father God in heaven, I believe in you. You are my Lord and Savior of my life today. I accept you in my life. Please forgive me of all my sins. Sa lahat ng nagawa kong kasalanan sa isip, salita, sa gawa. Lord, please forgive me. Write my name in the book of life. Thank you for your forgiveness, Lord. In Jesus' name, amen. Guys, kung ikaw ay nanalangin ng ganyang klaseng prayer, anak ka ng Diyos ngayon sa gabi ito. You are sealed by the Holy Spirit that you are a children of God. Sa aking panalangin ngayong gabi, we will pray for your miracles. Lord, we know that you are a God of miracles. You are the God who changes not. The same yesterday, today, and forever. If you perform miracle yesterday, you still perform miracle today, and you will still perform miracle tomorrow. Father God, we just trust you with all our hearts. Even this, in the midst of pandemic, in the midst of crisis, we just trust you, Lord. We just pray you. We just pray to you, Lord, that you will overcome all the needs and that you will protect us from the COVID-19. Lord. We know your power and we know that you can supply all our needs today in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, langin ko, Lord, kung paano mo pinakain si Elias, paano mo pinakain ng mga isalita sa ilang, paano mo sila pinainom ng tubig mula sa bato. Lord, we believe this is a miracle that will happen to us. We just trust you, Lord. We recognize you as our Lord and Savior of our life. Wala kaming ibang pinagkatiwalaan, Panginoon, kundi ikaw. Maraming salamat po sa kabing ito, Panginoon. Ikaw ang Diyos namin na himala. Thank you for your miracles. Thank you for the answer of our prayer. Lahat ng naguguluhan, pumayapa. Lahat ng nalilito at nanguhunang alala ay mapayapa na po. At lahat ng takot maalis sa pangalan ni Jesus. At mawala po ang takot sa aming puso because mayroon kaming Diyos na buhay. Magpakailan. Thank you so much, Father God in heaven, through Jesus Christ and through the power of the Holy Spirit. All the glory, the praises, the worship, and thanksgiving is for you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Guys, sa gabing ito, kung ikaw ay pinagpala ng ating live streaming, don't forget to bless this ministry by giving any amount to the ministry. Give what you feel in your heart. So, thank you so much. At huwag natin kalimutan din na mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-click ang bell button para po tayo ma-update, ma-notify sa lahat ng latest video natin. Thank you guys. Good night and God bless you. Keep safe and relax in the presence of God. Giving our tithes and offering reflects a grateful heart that is willing to give back to God a portion in what He has given us. For it says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it." Giving is a privilege and a blessing. It requires no amount, but a heart that desires to please God.
If you have been blessed with the Lord through our ministry, you may give or donate your offering through the following. Faith without action is dead. God's intention for us is to grow and strengthen our relationship to Him, to the ministry, and to the vision. Let us elevate our leadership by attending these great opportunities. Our regular Sunday worship services that starts at 8 a.m., 10 a.m., and 2 p.m. Our Tuesday cutting-edge leadership training and Friday mentoring with Bishop William August at 7 p.m. Take heart and elevate our faith.